Hi guys, welcome back sa ating channel, ang mga Tech TV. So may dila dito ang ating isang kasamahan na active speaker, so generic active speaker na kung saan ang kanyang problema ay may power siya pero umuugmo lang siya. Ayan. So try natin sa microphone para makita natin, makita nyo kung ano yung kanyang problema. Ayan. So, yung ating mic, oh yan, buhay. So, wala siyang response, pero umuugong yung speaker. So, aalamin natin kung ano ang kanyang problema. So, ang ating dito una gagawin is magbabias check tayo sa kanyang transistor kung normal yung kanyang nare-receive na voltahe doon sa kanyang mga transistors. Okay, simulan natin. Talaga guys, atin ang disassemble itong ano, rear part para mabuksan natin yung kanyang amplifier. Sa bahay, you know. Guys, uli, kung kayo ikaw ay bago po sa ating channel, ay subscribe po kayo. Kung ito talaga mga video na hinahanap mo, ay huwag niyo po kalimutan i-subscribe at i-hit yung ating bell button para kayo po ay tuloy-tuloy na manotify sa ating mga susunod pang mga videos na gagawin. Okay po, alamin natin kung ano kanyang problema. Tayo magbo-voltage check sa transistor niya para malaman natin kung normal yung kanyang nare-receive na voltage sa kanyang transistor. Ayan. Kaya natin. Ayan guys. So ito ang kanyang laman. Ano? So may transformers dito. So mag-voltage check tayo dito sa kanyang transistor. Kaya ngayon ay mag-bias check tayo dito sa kanyang apat na transistor. Ito, MOSFET ang kanyang gamit. So, check natin yun kung normal yung kanyang voltage na re-receive, kung yung bias voltage tinatawag. Ayan. So, gamit natin is 2.5 volts DC para sa pag-check ng bias sa transistor. Ngayon ay ating susukatin ang bias voltage dito sa mga transistor na ito. So, tingnan natin kung normal ang kanyang nare-receive na voltage. So, sukatin muna natin yung kanyang output supply ng transformer o ng rectifier. So, ito ngayon yung... So, meron tayong nare-receive na, ayan, ang kanyang supply. Ayan, so, normal yung ating supply. So, ngayon dito tayo mag-bias check sa ating mga transistor. So, 2.5 ang aking gagamitin na setting. Ayan. Ayan guys, wala. So wala siyang bias dito, ano. So walang bias dito sa ano, walang bias na nare-receive dito sa ating transistor. Pero okay naman yung kanyang supply. Ayan. So ngayon ay ating i-trace yung kanyang positive, kung saan pumunta. So ito bali yung kanyang positive. Ayan, dito. So pagdating dito, punta tayo dito sa kabila. So wala dito nare-receive. Ayan, ito kasi yung positive, oh. Pagdating dito sa kabila, nawala yung kanyang supply. Ayan. So wala yung kanyang supply, pero dito ay meron, dito ay wala. Ngayon, check natin kung anong component yung dinaanan to, kung bakit walang pumapasok na positive dito sa ating mga, sa collector ng ating transistor. Okay. And guys, so ito yung pyesa na dinaanan nyo kung bakit walang supply dito sa kabila. Bale, ang kanyang dinaanan lamang is jumping wire lang. Ito. Yung jumping wire niya, kinalawang, ayan, putol na pala. Ayan, nawala na yung jumping wire niya. So, naputol na. Kaya pala, walang tumatawid na positive papunta doon sa collector o doon sa mga transistor natin. So, yun ang dahilan siguro kung bakit wala siyang bias, voltage bias. So, ang gagawin natin is, hindi ko na bubuksan yung ano ngayon. So, ilalim lang tayo magdudugsong ng wire kasi para mabilis lang yung gawa natin. Medyo maraming kalasin kapag doon pa tayo naglagay ng jumping wire. So medyo masikip. So ang ating gagawin ay doon sa ilalim maglalagay tayo ng jumping wire. Okay guys, so dito sa part na to, ito yung jumping wire na ating lalagyan. So ito yung wire natin gagamitin. So magsilang, maliit lang. So talupan lang natin ang dulong-dulo lang niya.
para sa natin gagamitin pandugsong kaysa doon tayo sa ilalim, medyo masikip dito sa kabila, is mas accessible, mas madali tayo makakapag makapaglagay ng jumping wire. So ito na may insulated, kaya okay lang, safe naman siya. Punong to. So dito lang kasi itatap yung wire na maigsi sa pipe na to. So ito yung wire na gagamitin natin. Ayan, jump lang natin dito. Ayan. Tapos mahaba ito. Ito guys, nakakabit na. Ayan. So okay na yan, tibay na. So tayo mag bias check ulit. Kabit natin yung jumping wire. So bias check tayo. So kaya ito'y wala. Ayan o. Ngayon meron na siyang bias check. No, meron na siya ngayon. Yun, pagbali ayan. Ayan, tumalab. Ayan, baligtad. So okay na yung kanyang bias check. Ayan, oh, meron na. So ngayon is isa sound check natin kung siya ay tutulog na. Ano, sa sound check tayo kung okay na ang kanyang tunog. Kung naibalik natin siya sa kanyang dating tunog. Tayo ng mic. So meron tayo ditong gamit na wireless microphone. So saksak lang natin sa input ng ating mic. Ngayon sound test tayo kung tumutulog na siya. So kanina wala siyang tunog, ngayon ay. So ngayon subukan natin. Hey mic test. Hey mic test. So ayan po mga katek, mga kamangyan, meron na pong sound ang ating amplifier na ginawa. So sa perasong wire ay inabalik natin yung kanyang tunog. Okay guys, okay na. Ngayon ay ating ibabalik ang amplifier sa loob ng kanyang box. And ito na po ulit ang ating active speaker, generic active speaker, isa sa mga kasamahan na dinala sa atin para gawin. Hey, mic test. Ayan po. Hello, hey, mic test. Okay na. Salamat po sa panonood. So kung nagustuhan po itong video to at nakatulong sa iyo, huwag niyo pong kakalimutan i-like and subscribe po kayo kung kayo bago pa lamang sa ating channel. So maraming salamat po.